araw mga kaparokya. Today is March 27, araw po ng Miyerkules. At ngayon po ay bibigyan po natin ng reaction ang EB Lenten Special na Love Thy Neighbor starring Tito Soto, Raiza Maydizon, Jose Manalo at Maine Mendoza featuring Miss Shara Soto na napanood natin kahapon March 26, araw po yun ng Martes. Pero mga kaparokya, bago ko umpisahan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Salamat! So mga kaparokya, isa ba kayo sa nagandahan sa kwento ng Love Thy Neighbor? Grabe, nakakaiyak at tagos sa puso ang mga linyahan nila dito. Let's congratulate sa writer at director dahil lumabas ang galing sa pag-arte ng mga karakter dito, lalo na ni Jose Manalo na gumanap bilang Ellie na may matigas na puso, which is kabaligtad rin naman ng karakter ni Tito Soto na si Mang Badong na sobrang bait at matulungin. Dito nasasalamin ang pagmamahal sa kapwa tulad ng karakter ni Tito Soto na pinapahalagahan niya ang nasa paligid niya. Paggalang sa karapatan ng iba. Tulad ng hindi basta-basta pagpo-post ng kung ano-ano na pwedeng ikasira ng isang tao, tulad ng pagkuha ng video without the knowledge ni Jose Manalo. Pagpapatawad sa taong sinaktan at nasaktan. Sabi nga, everybody deserve a second chance. Kung nagkamali man ay humingi ng kapatawaran. At nasasalamin din dito na ang isang nagkakamali ay pwedeng magbago tulad ng karakter ni Mang Eli na natutong magbago dahil sa pagmamahal. Pagmamahal na natutunan niya kay Mang Badong, which is si Tito Soto. Na-justify din ni Raiza Maydizon at Maine Mendoza yung karakter nila, which is parang normal lang na nangyayari sa totoong buhay. Kaya napakadali din para sa kanila na gawin yung part nila dahil magaling yung direktor. Nabigyan din ni Shara Soto yung nang hustisya ang pag-arte bilang kapatid ni Ellie. Iba din talaga umarte si Jose. Kahit komedyante ay naitawid niya ng maayos yung parte niya. Versatility as an artist ang tawag doon. Tagos sa puso yung mga linyahan. Ito yung sobrang nakakamiss every Semana Santa. Yung Eat Bulaga Lenten special na inaabangan talaga noon pa. Magaling din talaga yung director, yun yung kapansin-pansin ko kasi bukod sa naibigay ng mga artista yung best nila ay best din talaga yung mga angulo ng camera. Yung shifting ay kakaiba, talagang maganda at maayos yung shifting ng angulo ng mga camera. Isa din yun sa nagustuhan ko kasi parang nakikita ko yung gawang ABS-CBN at sa writer kasi talagang kapupulutan ng aral yung kwento ng Love Thy Neighbor. So kayo mga kaparokya, napanood nyo din ba ang kwento ng Love Thy Neighbor? Ano ang natutunang aral natin sa EB Lenten na Love Thy Neighbor? Samantala mga kaparokya, natupad na din daw ni Ding Dong Dantes ang pangarap niya na makalaro sa game show niya na Family Feud ang mga host ng It Showtime. So tulad ng ibinalita ko kamakailan ay naglaro nga ang mga host ng Eat Showtime kung saan mapapanood ang episode nito by first week of April. Sa grupo ni Vice kasama niya si Jong Hilario, Ami Perez at Jukes. Samantalang sa grupo naman ni Ann ay makakasama niya si Navong Navarro, Hogi Alcacid at Teddy. Kapansin-pansin na wala sa lineup ang ex ni Ding Dong Dantes na si Karil. Kung anuman ang dahilan ay huwag na natin usisain pa. Siguro respeto na lang din sa bawat isa. Anyway, sa pag-guest nga ng It Showtime host ay natupad na ang hiling ni Ding Dong Dantes and on his end ay isang karangalan yon para sa kanya. Siyempre, ang pag-guest ay one way to promote It Showtime sa Kapuso main channel na GMA na magsisimula na on April 6. Araw po yun ng Sabado. So yun lang mga kaparokya. Thank you and God bless.